Fabian, nakita mo sila Dalisay. Major, natakasan na naman tayo nila Dalisay. Naisahan na naman tayo. Ano? Hayop ka, Dalisay. Nakaalpas ka na naman sa mga kamay ko. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga bagay pa kaming dapat asikasuhin. Aalamin muna namin ang buong detalye saka magbibigay ng statement ang palasyo. Salamat po. Huwag buka ng buka ang bibig mo. Maghintay ka sa dapat mong sabihin. Malinaw? Mr. President, First Lady. Anong nangyari? Nasaan si Major De Vela? Nasa hotel pa po sila, Madam. Sinabihan na sila na nandito na po si Mr. President. Sila Dalisay. Mr. President, Madam. Nakatakas po sila Dalisay at mga Agila. Si Don Guillermo, anong nangyari sa kanya? He's in a critical condition, Madam. Hindi na ako dapat talaga umasa sa mga Black Ops. Natakasan na naman sila ni Dalisay. So, what else is new? Dintik! Hayop na yan. Arturo, mapapahiya ako dahil sa kapalpakan ng mga tauhan mo! Saka, masamang imahe yan sa presidente, pati sa akin, pati sa iyo, sa ating lahat! Maapektuhan pati ang pangangampanya ko! At lahat ng yan, dahil sa mga tauhan mong pulpul! Mula simula! Sabihan ko na sila na humanda sa pagdating natin. Hindi ko na ipag-iingatli ang pagkamatay mo ngayon, Jacob. Nalusutan na naman ako ng mga hayop na agila na yan. Pero huwag kang mag-alala dahil sinisigurado kong hindi na mauuli ito. Ito na ang huling beses na matatakasan mo si kamatayan, Dalisay. Dahil sa susunod, ako na mismo ang susundo sa'yo. Sa pagkakataon, natakasan mo na naman ako, Dalisay. Pero sisiguruhin kong hindi na gaano kahaba ang magiging habulan natin ito. Kahit ano pa ang mangyari, mapapatay din kita sa huli. May paghihiganti ko rin ang anak kong si Clarice. Secretary Padua, Secretary Hipolto. Hindi ba itong usapan natin, makikikoordinate kayo sa amin para maging maayos at sigurado ang bawat kilos natin? Nagbida-bidahan na naman kayo. Oh. We had to take immediate action, sir. Kung hindi kami kumilos, baka mas lalong lumala ang sitwasyon. That is where the problem comes in, Major. For a special operation unit, you can't seem to follow the chain of command. Ang titigas kasi ng ulo nyo, kanya lagi kayong sumasablay eh. And now you see the consequence, di ba? Pinahiya ninyo ang buong gobyerno. Ang pagkakaalam ko ay mga elite ang Black Ops. Pero nagbago na ang tingin ko sa inyo. At sisiguraduhin ko na masususpindi kayong lahat dito. Kaya huwag nyo na ring asahan ang promotion ninyo. Pero ginawa namin ang trabaho namin. Ginawa ninyo ang trabaho nyo? Nakatakas yung target niyong kriminal, ginawa ninyo ang trabaho ninyo.
Trabaho ang tawag mo doon! Ang tawag ko doon, kapalpakan! Kayo'y mga Black Bulbul! Kailangan natin pag-usapan kung paano natin iaahon sa pagkakalubog ang gobyerno dahil sa ginawa ninyo. Anong nangyari? Devela? Pagkarating namin sa Hotel de Oriente, gumawa kami ng paraan para ma-infiltrate ang facility at labanan sila Dalisay. Nung nangyari ang shootout, maliban sa isa, namatay lahat ng mga hostage. Si Cardo Dalisay ba ang nakapatay sa mga sibilyan? Secretary, let me reiterate what Major Devela has said. Naipit po ang mga tao sa crossfire, kaya po sila namatay. Sinabi niyo rin sa akin na sagot kami ng Presidente kapag may collateral damage. May saysay lamang ang collateral damage kung nahuli ninyo si Cardo Dalisay. Nasaan si Cardo Dalisay? Nasaan si Cardo Dalisay? Nakataka si Cardo Dalisay! At namatay ang mga kaawa-awang mamamayan. At biktima ang itatawag doon ng publiko at hindi collateral damage. Naiintindihan niyo yun. At kung hindi kayo nahihiya sa nangyari, mag-resign na kayo! Lalo na at natakasan ulit kayo ng hayop na si Cardo Dalisay. At ngayon, kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi sa atin bumagsak ang sisi. Anong ibig niyo sabihin, Mr. Secretary? Wala kayong aaminin na kayo ang nakapatay sa mga sibilyan. And to clarify these things para sa publiko, kailangan tumawag kami ng presscon. Madoy, nasaan na nga pala ang presidente? Nasaan ang presidente?